Ano? Eh, paano mga kapatid mo rito kung doon natitira? Eh, sino mag-aasikaso sa kanila at dito sa bahay? Tay, kailangan ni Tita Dolores ang kasama ngayon. Nagluluksa pa siya. Nandiyan naman yung asawa niyo eh. Bakit hindi siya ang pasikasuhin mo sa mga kapatid ko at dito sa bahay? Abat! Alam mo namang hindi sanay na may inaasikaso yun. Walang anak ang tita mo namang pangasawa ko. Alam mo naman yun, di ba? Inis na napabuntong hininga si Delphine. Hindi niya alam kung bakit may magulang pa siyang tinatawag. Eh parang siya na rin naman ang tumatay yung magulang ng dalawa niyang nakababatang kapatid. Oh, sige ho. Pero kapag may nangyari ding masama kay tita, alam niyo naman siguro na mawala tayo pare-pareho ng suporta. Kayo may desisyon nito, Tay. Ayoko lang sisihin niyo kapag dating ng oras. Tila na bahala naman ito. Agad na bumakas ang takot sa mukha ng kanyang ama. Napailing si Delphine. Nasusuka talaga siya sa ugali ng kanyang ama. Simula pa noon ay si Tita Dolores na niyang bumubuhay sa kanila. Palibhasa malaki ang nakukuha nitong pensyon. Gayun din ang tito niya na kalilibing lang nung nakaraang araw. Kaya nasanay na din ang tatay niya na sumandal na lang dito. Wala na itong ibang alam gawin kundi ang magbisyo at lumaklak ng alak madalas. Oo nga no. Sige. Pumunta ka na ron at alagaan mong maigi ang tiya mo. Huwag mong kalimutan magpadala ng pera dito ha. Kung hindi magawa ng tiya mo, ikaw nang gumawa nun. Oho. Basta huwag niyong pababayaan ang mga kapatid ko ha. Bigay niyo sa kanila ang budget nila at huwag niyong pakikialaman. Bata ka. Eh bakit ko naman pakikialaman yun? Ikaw talaga oo. Sige na po. Mag-aasikaso lang ako ng mga gamit ko para makalis na ako maya-maya. Hapon nang magpaalam na rin si Delphine sa mga kapatid niya. Binili na niya ang mga ito kung paano iingatan ang perang ipapadala ng tiya niya para sa kanila. Wala kasi talaga siyang tiwala sa tatay at madrasta niya. Malalaki na naman ang mga ito. 19 at 17 years old na. Kaya sigurado siyang makakaya na nilang hawakan ng maayos ang magiging allowance nila linggo-linggo. Oo nga pala, Delphine. Pabos na ang budget namin, ha? Baka pwede mong malambingin ang tiya mo. Kahit 2,000 lang. May mapagkasa lang kami hanggang sa Linggo. Ano ba naman kayo, Tay? Kagagaling lang sa malaking gastusin ni tiya, hindi ba? Oo nga. Eh pero marami din naman siyang abuli na natanggap. Kitang-kita ko nga mga dolyares pa eh. Irritabling dinukot ni Delphine ang bulsa at kumuha sa wallet niya ng 2,000. Mula pa yun sa ipon niya, saka inabot sa ama. Mahiya naman kayo, Tay. Hindi niyo nga makamusta man lang si tiya tapos hihingi na naman kayo. Teka ka muna, Delphine. Napapansin ko, napapadalas ang pagsagot-sagot mo sa akin ng ganyan. Wala ka na yatang galang. Hindi sa walang galang, Tay. Ako na nahiya sa pinag-uutos niyo eh. Saka yan na, may pera na naman kayo. Sige na ho, aalis na ako. Magdidilim na nang marating ni Delphine ang bahay ng kanyang tiyahin. Bukas ang pintuan at madilim ang kabuuan ng bahay. Parang walang tao. Tia Dolores, si Delphine o ito. Nandito po ba kayo? Nakabukas kasi ang pintuan ng bahay. Naglakad-lakad pa siya. Ang kwarto agad ng tiyahin ang pinuntahan niya. Madilim doon at walang tao. Pero rinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Pumasok siya at kumatok. Naroon kasi ang pag-aalala niya na baka may kung anong ginawa ang tiyahin sa sarili nito. Tia? Tia Dolores? Si Delphine po ito. Sandaling walang pagkilos mula sa loob. Pero ilang minuto lang ay nagsalita na rin ang tiyahin. Oh, Delphine, ikaw pala. Sandali na lang at palabas na din ako. Saka palang nakahinga ng maluwag si Delphine, iginala niyang paningin sa kwarto at binuksan ang ilaw doon. Lalabas na po ako sa sala. Doon ko na lang po kayo hihintayin, tiya. Oo, sige anak. Susunod na ako. Anak ang tawag sa kanila ng tiyahin. Sila na raw kasi ang tinuring nitong mga anak. Lalo na't hindi ito nabiyayaan dahil sa naging kondisyon nito.
Nang makalabas ay nagbukas din siya ng ilaw sa kusina at sala. Napansin ni Delphine na kakaiba ang katahimikang bumabalot sa buong bahay. Hindi na yung gaya ng dati na may musika sa tuwi na at madalas ay napupuno ng tawanan ng tiyo at tiya niya. May problema ba anak at naparito ka? Gabi na. Dito ka na matulog at bukas ka na lang. Nangunot ang noon ito nang mapansin ang malalaking bag na bitbit niya. Asensya ka na tiya. Hindi na po kita nasabihan. Plano ko sanang dumito muna. Kapansin-pansin ang panlalalim ng mga mata ng Tia Dolores niya. Mugto yun at mukha ding pagod na pagod ang ekspresyon nito. Ha? Bakit naman? Paano ang mga kapatid mo? Malalaki na po si Sarah at Junjun, Tia. Kaya na po nila ang sarili nila. Saka para maobligyo din si tatay at yung asawa niya na mag-asikaso. Ay, ikaw talagang bata ka. Hindi mo naman ako kailangan samahan. Kaya ko naman ang sarili ko dahil nag-iisa na lang naman ako ngayon. Ramdam niya ang lungkot sa tinig nito. Bahagya siyang ngumiti. Yun na nga po, Tiye. Nag-iisa na lang kayo. Hayaan niyo ho. Binilinan ko naman yung mga kapatid ko kung paano itatago kay tatay yung mga allowance niya na kung sakali. Natawa naman ng bahagya ang tiyahin niya sa narinig. Pagkatapos ay tumango na rin ito sa kanya. Kung buo na ang pasya mo, ikaw ng bahay. Malaki naman itong bahay. Pumili ka na lang na magiging kwarto mo. Ako na po ang bahala sa sarili ko, tiya. Basta simula ngayon ay magpahinga lang po kayo at magpalakas. Ako na ang bahala sa mga gawain dito. Sige. Papasok na ako sa kwarto, ha? Naantok na kasi ako eh. Siya nga po pala. Kumain na ba kayo, tiya? Napansin ko kasi dun sa burol, halos hindi kayo kumakain. Ngayon nga't ang bilis niyong pumayat, oh. Wala akong gana, Delphine. Kahit anong pilit ko, hindi ko talaga malasahan ang pagkain. Ipagbabalat ko na lang po kayo ng mga prutas. Dadalhin ko na lang po sa kwarto niyo. Ikaw ang bahala, anak. Salamat, ha. Sinunda na lamang ni Delphine ng tingin ng papalayong tiyahin. Awang-awa siya rito. Saksi siya sa kung gaano ito kasaya noon sa piling ng nasirang tiyuhin. Walang araw na tumatawa ito at nakangiti. Bago pa siya mahulog din sa labis na lungkot, ay tumayo na siya at nagtungo sa kusina. Naghanap siya ng mailuluto para sa hapunan. Pero bago yon, ay nagbalat at naghiwa muna siya ng prutas. Naghanda din siya ng maligamgam na tubig inumin. Saka yung dinala sa kwarto ng tiyahin. Tiya? Bakit ang dilim dito? Nang kumalat ang liwanag, ay napansin niyang nasa kabilang gilid ng kama ang tiya niya. Nakasandal ito doon ang patalikod sa kanya. At tila tulala sa kung saan. Sige na anak, iwan mo na lang dyan. Magsasalita pa sana si Delphine, pero naisip niyang bigyan na lang muna ng oras ang tiyahin para magluksa. Ang gagawin niya ay iparamdam lang dito na hindi ito nag-iisa. Nang makapagluto, ay inakyatan pa rin niya ito ng pagkain. Konti lang yun ng sagayon, ay maisip nito na madali lang yun ubusin. Pero pag-akyat niya, ay napansin niyang hindi naman nagalaw ang mga prutas. Maging yung tubig ay hindi naman nabawasan. Naroon pa rin ang tiyahin niya sa pwesto nito kanina. Tiya, nag-akyat ako ng pagkain. Iiwan ko na lang po dito, ha? Itong prutas nga pala na hindi nagalaw, ibababa ko na muna at ilalagay sa fridge. Nangingitim na kasi yung mansanas eh. Hindi nagsalita ang tiyahin pero nakita niyang tumango ito. Marahan niyang isinara ang pintuan bago lumabas. Kumain na rin siya at nag-asikaso ng mga damit sa kwartong napili niyang pagstayan. Katabi lang yun ang kwarto ni Dolores. Sinadya niya doon magstay nang sa gayon ay mas madalas niyang mapupuntahan o maririnig ang tiyahin kung sakali man. Tiya, papasok na po ako. May almusan na po na nakatikip sa lamesa. Kumain kayo, ha?
Hindi niyo po kasi ginilaw yung pagkain niyo nung hapunan. Oh, sige anak. Okay lang ako. Huwag mo kong isipin, mag-focus ka sa pag-aaral mo. Naku, tiya. Mangyayari lang yan kung makikita ko kayong kakain kahit sa gabi lang. Ngayong umaga hanggang sa pag-uwi ko, iisipin ko talaga kung kumain lang ba kayo. Ikaw talaga oh. Sige na, kakain na ako, ha? Pumasok ka na at baka malate ka pa. Mas lumayo ka pa tuloy sa university mo eh. Ayos lang yan, tiya. May diretso namang jeep na bumabiyahe papunta ron eh. Kung wala, edi magdadalawang sakay ako. Madali lang naman yun eh. Napakasipag at matyaga ka talagang bata ka. Sige na, mag-iingat ka ha. Oo, kayo din dito ha. Sa eskwelahan ay hindi maiwasang mag-alala ni Delphine. Iba ang itsura ng tiyahin niya. Ramdam niyang pilit ang mga ngiting binibigay nito sa kanya. Bago dumiretso sa tiyahin, ay dinaanan muna niya ang mga kapatid sa eskwelahan ng mga ito. Hindi kasi gaya niya na half day lang ang pasok. Ang mga ito ay buong maghapon. Nang masigurong maayos naman at hindi pinakikialaman ng tatay nila ang allowance ng mga ito, ay umuwi na rin siya. Pagpasok pa lang niya, ay rinig na niya agad ang malamyos na awiting nanggagaling sa kwarto ng tiyahin niya. Isang tugtugin na yun sa paborito nito at nang tiyuhin niya noon. Nangiti siya. Pero lalong lumapad ang ngiti niya nang may makita siyang pinagkainan sa lababo. Malinis kasi doon kanina bago siya pumasok. Bawas din ang kanin at ulam na hinanda niya kanina. Tiya, narito na po ako. Pero walang tugon. Pinasya muna ni Delphine na magpalit ng damit sa kasinilip ang tiyahin niya. Pero halos madurog ang puso niya nang makita itong sumasayaw sa himig ng musika habang yakap-yakap ang larawan ng Tio Ernesto niya. Umiiyak din to ng tahimik habang ginagawa yon. Tahimik na umalis si Delphine at nag-asikaso na lang ng hapunan. Ilang linggo pang lumipas at napansin niyang paunti-unti ay sumasabay na sa kanya sa pagkain ng tiyahin. Nakakangiti na rin ito kahit papano. Dahil doon ay nakaramdam ng kasiyahan si Delphine para sa tiyahin. Tila unti-unti na nitong natatanggap ang mga nangyayari. Wow! Tia Dolores, ikaw po ba yan? Ang ganda naman ng suit niyo. May lakad po ba kayo? Ah, wala. Nakita ko lang tong pang ballroom ko. Kesa nakatambak eh, sinuot ko na lang. Magpa-practice ako ulit mamaya. Maganda po yan, tiya. Kahit papano, eh okupado ang isip mo habang wala ako. Take your time, Delphine. Hindi naman ako aalis ang bahay. Ah, sige po. Aalis na ako. Ingat po kayo rito, ha? Huwag kang mag-alala. Pinabantayan naman ako ng tiyo mo. Napilitang ngumiti si Delphine. Inakala niya na coping mechanism lamang yun ang tiya niya. Para mas mapabilis ang pagpapahilom nito sa sugat na iniwan doon ng tiyo niya. Linggo noon at sabay silang nag-aalmusal. Nang mapansin niyang ngiting-ngiti ang tiyahin. Mukhang masaya ang tiya ko ah. Hindi niyo po ba isi-share sa akin ang good news na yan? Hayaan mo na lang muna ako anak. Masaya lang ako na nararamdaman ko ang presensya ng Tio Ernesto mo. Alam kong hindi ka panipaniwala pero tinutulungan niya ako. Tumango si Delphine at ngumiti sa tiyahin. Sa mga nakalipas na araw, ay madalas niya nga itong mahuli ng umingiting mag-isa. Kahit papaano para sa kanya, ay mas okay na yon. Kesa gabi-gabi itong humahagulgol at hindi pa kumakain. Maniwala po kayo sa akin. Naiintindihan po kita. At kung nadidilingin man tayo ni Tio Ernesto ngayon, nagpapasalamat ako sa kanya. Alam ko ang gusto niya lang naman ay ang makakabuti din sa inyo. Tama ka. Walang ibang nais ang tiyo mo, kundi ang maging masaya ako. Hayaan mo. Sigurado ako na araw-araw na akong magiging masaya. Nang araw na yon,
ay nagawa pang umuwi ni Delphine sa mga kapatid para personal na ihatid sa mga ito ang allowance nila. Gaya ng dati, ay maayos naman ang lahat. Wala naman sinusumbong ang mga ito sa kanya. Doon muna siya nagpalipas ng gabi at madaling araw na nang bumalik sa bahay ng tiyahin. Papasok na sana siya sa kwarto niya nang may maulinigan siyang mahinang ungol. Pinakinggan niya yung maigi at napagtanto niyang galing yun sa kwarto ng tiyahin niya. Napapikit siya. Natapik ang sariling noo. Si Tia talaga oh. Hindi man lang hinaan ang boses. Nangingiti na lang si Delphine at napapailing. Kung tutuusin ay 53 pa lamang ito at sa edad na 21 ay hindi naman siya inosente sa ganoong bagay. Delphine, anak, baka gusto mo nang umuwi sa mga kapatid mo ha? Okay naman na ako dito. Sasang-ayon sana si Delphine, pero sa hindi niya malamang dahilan ay umiling siya. Siguro dahil alam niya na kapag naroon siya sa bahay ng tiyahin, ay hindi niya nararamdaman ng stress sa tatay at sa madrasta niya. Dito na lang muna ako, Tia. Malapit na ang exam ko eh. Ayokong ma-stress kay tatay at sa asawa niya. Ikaw ang bahala. Pero Delphine, hindi mo ba kayang tawagin kahit sa pangalan niya yung si Imelda? Nanay niyo na din siya sa ayaw at sa gusto mo. Marahas lang na nagbuga ng hangin si Delphine saka umiling. Marahas lang na nagbuga ng hangin si Delphine saka umiling. Ni hindi niya nadala sa mabuti si tatay, Tia. Siya pa madalas ang nagyayaya ng inuman sa bahay namin. Saka ni minsan naman, hindi ko naramdaman na isa siyang ina sa amin. Ginagamit niya lang si tatay at ang pinapadala mo para sa luhot bisyo niya. Wala akong makitang dahilan para respetuhin kung gaya niya. Tinitigan lamang siya ng tiyahin at saka ito ngumiti sa kanya. Basta huwag mong sanayin na may galit dyan sa puso mo ha. Makakaapekto yan sa buhay mo. Laruhin ko lang po, Tia, ha. Wala po akong galit dun sa babae. May sama lang siguro ko ng loob kay tatay. Kasi di niya na nga kami magawang itaguyod ng babae pa. Napailing na lang ang tiyahin niya at napangiti. Alam mo, Delphine, sa parting yan ay naiintindihan kong tatay mo. Sa edad naming to, kailangan na namin na makakasama sa buhay. Kasama niyo naman ako, Tia. Si tatay kung sakali, si Sarah at Junjun nandun naman. Hindi mo naiintindihan, anak. Iba may kasama ka sa buhay na mamahalin mo. Kayo naman ay magsisipag-asawa din. Kapag ba sinabi ng asawa mo sa'yo na gusto niyang bumukod kayo, pipigilan mo ba siya? Umiling si Delphine. Hindi ba't mas mainam po na kapag may pamilya na, bumubukod na? Tama. E kung pipigilan mo ang tatay mo na humanap ng makakasama niya ngayon pa lang, sa tingin mo ba may tatanggap pa sa kanya kapag sobrang tanda na niya? Napangiwi si Delphine bago umiling. Naiintindihan mo na ba ang ibig kong sabihin ngayon? Opo, Tia. Isang buwan pa ang matuling lumipas. Ang dati blooming na mukha at kutis ng tiyahin ay unti-unting nanunuyot. Bumalik din ang pangangayayat nito, kahit na malakas naman itong kumain. Tia, may dinaramdam po ba kayo? Parang may sakit kayo. Sakit? Bakit naman ako magkakasakit? Mabuti ang kalagayan ko, anak. Bakit mo na itanong? Eh, namumutla po kasi kayo eh. At parang nagdadry yung balat nyo. Pumayat din ho kayo. Ah, ganun ba? Nakita niyang napangisi ang tiyahin. Tila kinikilig din ito na hindi niya mawari. Bahagya siyang kinilabutan sa ikinilos nito. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin, Delphine, pero ang Tio Ernesto mo kasi ayaw akong tigilan eh. Nangunot ang noo niya sa narinig. Kinabahan siya. Parang hindi yata nakatulong dito
nahayaan niya itong isipin na naroon lang ang tiyo niya at binabantayan ito. Eh, tiya, wala na po si Tiyo Ernesto, di ba? Matagal na po siyang patay. Oo nga, alam ko. Pero bumalik siya. Bumalik siya para samahan ako ulit at gampanan ang tungkulin niya bilang asawa ko. Kahit nasa kamilang buhay na siya. Lalong lumalim ang pagkakakunot sa noon ni Delphine. Kumpirmado nga. Nawawala na sa katinoan ang tiyahin niya. Gusto niyang maiyak ng mga sandaling yon. Hindi niya inasahang aabot ang Tia Dolores niya sa ganon. Hindi ka naniniwala sa akin, ano? Maiintindihan ko naman, pero totoo yun. Tuwing gabi ay sinasamahan niya ako. Hindi na siya kumibo at malungkot na lang nang umiti rito. Bago pa nito mahalata ang pinipigil niyang luha, ay tumalikod na siya. Pasok na po ako sa kwarto ko, tiya. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka. Oo, sige. Kinagabihan, ay naalimpungatan siya dahil sa tawag ng kalikasan. Papunta pa lang siya sa banyo nang may marinig na naman siyang mahihinang pag-ungol. Gaya ng dati ay sa kwarto ng tiyahin niya yung nagmumula. Kung dati ay hinahayaan niya lang, nang mga oras na yon ay nakaramdam siya ng kuryosidad. Dahil na rin sa sinabi ng tiyahin niya kanina, ninais niyang alamin kung ano ba talagang ginagawa nito. Marahan niyang pinihit ang seradura. Hindi yun nakalak. Mula sa maliit na siwang ay sumilip siya sa loob. Dim ang ilaw sa kwarto ng tiyahin. Pero sa kakapiranggot na liwanag na yon, ay halos manlaki ang mga mata niya sa nakita. Natakpan niya ang sariling bibig upang pigilan ang sariling mapasigaw. Nangingilabot siya habang pinagmamasdan ang tiyahin. Tulog ito. Habang mahalay na nakikipagtalik sa isang malaking aninong wangis tao. Kinabukasan. Ano bang katarantaduhan ang sinasabi mo, Delphine? Bakit naman makikipagtalik sa aninong Tia Dolores mo habang natutulog? Posible ba yun? Hindi po ako magsisinungaling tungkol sa ganitong kasensitibong bagay, Tay. Nakita ng dalawang mata ko yun. Kaya pala gabi-gabi ko siyang nadidinig na umuungol. Namamahit na din siya at natutuyo ang balat. Masaya siya, oo, pero pakiramdam ko magkakasakit na rin siya dahil dun. Nakisabat ang madrasta niya. Sinabi nito ang katagang incubus at pinaliwanag sa kanila kung ano yon. Kahit papano'y natuwa siya rito, may alam din pala itong sabihing matino. Incubus? Bakit magkakaroon ng ganoon? Hindi ko maintindihan. Ang mabuti pa ay pupuntahan ko lang muna si paring Miguel. Nang gagamot daw siya ng mga nakukulam eh. Baka may tutulong siya sa nangyayari sa tiyahin mo. Albularyo ho ba si Ninong Miguel, Tay? Kailan pa? Matagal na siya nang gagamot. Mga binata pa lamang kami. May kakaiba talaga sa taong yun. Hindi lang nalaman dito sa atin kasi ayaw niyang ipagsabi. Ayaw kasi nang yumaamang ninang na nanggagamot siya. Ikinakaya siya nun dati. Talaga ho? Kung gayon, subukan natin. Baka may tulong nga siya. Kaagad naman silang kumilos ng tatay niya. Pinuntahan nila ang tahanan ng Ninong Miguel niya at sinabi rito ang nangyayari sa tiyahin niya. Sa palagay ko, incubus ang gumagambala sa tiyahin mo, Delphine. Oo, tama. Yan din ang sinabi ng asawa ko eh. Pero ang hindi ko maintindihan, pare, eh sa panaginip lang naman daw nagpapakita yung incubus. Paano nakita din itong inaanak mong aninong yon? Sa point of view ng kapatid mo, nananaginip lamang siya na may katalik. Pero totoong hinahalay siya noon sa realidad. Kaya nga totoo rin ang nararamdaman niyang ligaya kahit nananaginip lamang siya. Ang sabi po ni Tia, si Tio Ernesto daw po yun eh. Bumalik daw ito para gampanan ang tungkulin sa kanya gabi-gabi at para samahan din siya at hindi na malungkot. Napailing si Miguel. Baka sa mukha nito ang pagkabahala.
Kailangan ko na matignan ang kapatid mo, Fidel. Baka mamaya, ma-attach na sa kanya ng gusto ng nilalang na yun. Mahihirapan na tayong paalisin. Ganun ba? Eh, ayos lang ba sa'yo, ha? Eh, baka naman mamaya. Pare, binata pa lang tayo, mahal ko ng ginagawa kong to. Panahon na siguro para sundin ko naman ang gusto ko, di ba? Hindi naman siguro magiging unfair sa kumari mo. Dahil sinunod ko na siya ng napakahabang panahon. Eh, ikaw ang bahala, pare. Ang sa akin, tatanungin lang sana kita sa pwede namin gawin. Pero kung ikaw mismo ang tutulong sa kanya, abay, mas mabuti. Inaasahan na ni Delphine na magugulat ang Tia Dolores niya nang makita nitong may kasama siya nang umuwi roon. Oh, Delphine, akala ko hindi ka na babalik. Teka, may bisita ka pala. Ah, oho Tia, si Ninong Miguel ho. Naparito siya para sana tignan kayo. Tignan ako? Bakit? Nabanggit ko sa inyo na namamayat kayo at nagdadry ang balat nyo, di ba? Titignan lang niya po kung may sakit kayo. Ah, bakit? Doktor ba siya? Hindi po. Ano po? Isa akong manggagamot, Dolores. Ikinagagala kung makilala ka. Napaganda mo pala. Hindi naman nabanggit itong inaanak ko na malarosan ang roses pa lang itsura mo. Ay, ikaw naman. Sobra ka naman sa Rosana Roses. O siya, pumasok na kayo at papadilim na. Nagkatinginan ng magninong. Kinindatan pa ni Miguel ang inaanak bago umiti. Sa sala muna sila nanatili habang nagkakape. Ang tiya niya ay pumasok muna sa kwarto nito. Napansin ni Delphine na panay ang libot ng mga mata ng ninong niya. Madalas din itong mapatitig sa saradong pintuan ng kwarto ng Tia Dolores niya. Maya-maya pa ay napailing na ito. Nagkamali ako. Hindi lang pala basta incubus ang nasa tahanan ito, Delphine. Kinabahan si Delphine. Nararamdaman niya kasing hindi magandang kasunod na sasabihin ng ninong niya. Anong ibig niyo pong sabihin, ninong? Isang demonic entity ang narito, Delphine. Malamang ay na-manifest siya ng tiyahin mo dahil sa labis ng pag-aasam na bumalik ang asawa niya. Ginamit ang demonyong yun ang pagkakataon para gayahin ang wangis ni Ernesto at makuha nito ang nais kay Dolores. Kinilabutan si Delphine sa narinig. Makailang beses siyang napalunok. At hindi na rin maiwasang igala ang paningin sa paligid. Eh paano po yan? Makakaya niyo po bang paalisin yun? Hindi. Ngayon pa lang nararamdaman ko ng ayaw niya na naririto ko. Nung? Napasunod siya rito nang tumakbo ito sa kusina at doon pilit na sumusuka. Matagal din bago ito nakarecover. Nanghihina na ito nang maupo ulit sa sofa. Malakas siya. Galit na galit siya ngayon. Nandun sila sa loob. Kinakausap niya ang tiyahin mo, Delphine. Gusto niya na paalisin tayo. Eh ano hong gagawin natin? Hindi ko po pwedeng pabayaan si Tia Dolores. Baka mamaya kung mapano siya at lalo't sabi niyo, ay demonic entity ang kasama niya ngayon. Hindi ako ang makakapagpaalisan nila lang ngayon, Delphine. Si Dolores mismo, kailangan matagap niya sa sarili niya na wala na si Ernesto. Kailangan siya mismo magpalaya sa nilalang na yon. Duda ko na gagawin niya yun, Ninong. Sobrang saya niya sa pag-aakalang si Tio Ernesto yon. Alam ko. Bigla na lang lumabas si Dolores mula sa kwarto. Pilit ang mga ngiting binigay nito sa kanila. Bakas din doon ang lungkot. Delphine, pwede bang pauwi mo na ang bisita mo? Masama ang pakiramdam ko ngayon eh. Sa kanya na lang ako tignan. Tinignan ni Delphine ang ninong niya. Ngumiti naman ito at tumango. Naiintindihan ko, Dolores. Sige, babalik na lang ako ulit. Pasensya ka na ha. Ayos lang. Magpagaling ka ha. Andirito naman si Delphine. Maasahan mo siya.
hindi mo kailangang umasa sa ibang nilalang. Napilitan namang tumango si Dolores at alanganing ngumiti. Iahatid ko muna sa labas si Ninong Tia. Tumango lang ang tiyahin niya at pumasok na ito ulit sa kwarto nito. Wala namang kibo ang ninong niya habang palabas sila. Tila nahulog ito sa malalim na pag-iisip. Pero hindi na nakapagtimpi si Delphine. Hindi niya alam kung paano pa makakatulog ng maayos sa tahanan ng tiyahin. Gayong nalaman niyang may demonyo din pala silang kasama roon. Nung, anong gagawin ko? Paano kung saktan ako nung sinasabi niyong demonyo? Hindi ka magagawa saktan nun, Delphine. Sa ngayon, sa tiyahin mo pa lamang siya nakakapit at nasa kwarto lamang siya. Kaya nga sana, mapalis na siya kagad. Nang sa gayon, hindi na ito lumakas pa at tuluyang makalabas sa buong bahay niya. Hindi ko pa rin alam ang gagawin ko, Ninong. Kung paano ko siya matutulungan na gawin yun. Hayaan mo. Babalik ako bukas na may solusyon na. Sa ngayon, kailangan kong pag-isipan muna. Tumango siya. At kahit papano ay naging sapat na yon para may asahan siyang tulong mula rito. Bumalik na siya sa loob ng bahay at nag-asikaso ng hapunan. Late na pero ginutom siya sa mga nalaman. Mabuti na lang at sa kwarto lang din pala ng tiyahin niya nakakulong ang nilalang na yon. Madaling araw nang magising siya sa malakas na ungol ng tiyahin niya. Parang hindi na nga yun normal. Dahil may kasama na yung impit ng pagtaing. Gusto niya sanang pasukin ng tiyahin at tulungan ito. Pero nangibabaw ang takot niya. Alam niya naman na makakaabala pero tinawagan niya pa rin ang ninong niya. Oh, Delphine, may problema ba? Madaling araw pa lang ah. Si Tia, parang nasasaktan na sa ginagawa sa kanya nung... Wala tayong magagawa dyan, Delphine. Hanggat hindi siya tumatawag ng tulong, huwag mo siyang pupuntahan. Baka mamaya ay sumanib sa iyong nilalang na yon at gamitin pa ang katawan mo. Lalong natakot si Delphine sa narinig. Hindi niya siguro kakayanin kapag nangyari ang ganon. Maaga ako bukas dyan. Alam ba kung anong paboritong regalo ng tiyahin mo? O bulaklak kaya? Ang alam ko po, carnation ang lagi ibinibigay na bulaklak sa kanya ni Tio Ernesto noon. Okay. Salamat, Delphine. Matapos magpaalam, ay naglagay na lang ng headset sa tenga si Delphine. Hanggang sa kusa din naman tumigil ang tiyahin niya sa ginagawa nitong ingay. Hindi na nakatulog si Delphine mula noon. Mula alas tres ay nag-cellphone na lamang siya. Hanggang sa magliwanag na. Ang aga mo nga nung. Halika, tuloy ka. Teka, white rose yan ah. Akala ko naman carnation ang dadalhin mo kasi tinanong mo kagabi. Hindi yun makakatulong para matanggap niyang wala na si Tio Ernesto mo. Iba ako sa dati niyang asawa. Kung hindi po ako nagkakamali, ang ibig niyong sabihin ay liligawan niyo si Tia? Ganun na nga. Kukuhain ko ang atensyon niya hanggang sa tuluyan niyang makalimutan na may kasama siyang entity sa kwarto niya. Eh nung, pasensya na, gusto ko lang malaman. Seryoso naman kayo sa gagawin yung paniligaw sa kanya, hindi ba? Hindi nakakibo ang ninong niya. Yumuko lang ito. Tila alam na niyang ibig nitong sabihin. Naunawaan ko ho, nung. Ang sa akin lang, ayoko sana masaktan lang sa huli si Tia. Iniisip ko rin yan, Delphine. Pero sa ngayon, ang kailangan natin masiguro ay makalaya muna siya sa nilalang na gumagambala sa kanya gabi-gabi. Napatango si Delphine. Tinapik naman siya ni Miguel sa balikat para papayapain ang isip niya. Huwag ka mag-alala. Kung bahala. Hindi ko siya sasaktan, okay? Tumango siya bilang tugon. Nginitian pa niya ito. Nasaan pa lang Tia Dolores mo? Nasa garden ho siya nagtsatsa. Ikaw ba nung? Anong gusto mong inumin? Tsaka na rin. Pero lagyan mo ng creamer ha. Tumango siya at nakangiti ring sumunod. Habang nagtitimpla, ay rinig niya pa sa kusina ang mga matatamis na banat ng ninong niya sa tiyahin. Walang duda sa kabila ng edad nito,
ay mahusay pa rin ito manligaw. Ikaw talaga, Miguel. Masyado kang mabilis, ha? Aba naman. Alam mong hindi tayo bumabata. Saka isa pa, matanda na tayo para sa mahabang ligawan. Pinagdaanan na natin ang buhay na may asawa, hindi ba? Tama ka naman. Kaya lang eh, kahapon lang kita nakilala at saka... Hayaan mo. Nakahanda akong maghintay kahit kailan ka magiging handa. Saka matagal na kitang kilala. Tropa ako ni Fidel. At kahit noon pa man, nakikita na kita. Talaga? Ang lapad ng mga ngiti ni Delphine habang nakikichismis sa dalawa. Para siyang nakikinig sa kaidaran niya lang na nagliligawan. Ang kaibahan lang ay ramdam niya ang sincerity sa usapan ng mga ito. Sa halos araw-araw ay hindi napagod ang ninong niya sa pagpunta roon. Lagi itong may dalang mga bulaklak maliban sa carnation. Puro puti rin ang dala nito. Bukod sa ballroom, sumasayaw ang mga ito ng mas active na sayaw. Palibhasa hindi marunong ang ninong niya, kaya sayaw disco ang ginagawa nito. Na nakikita niyang ikinatutuwa rin naman ng tiyahin niya. Bihira ko lang marinig na umuungol si tiya sa gabi nung itong linggong ito, isang beses na lang. Minsan narinig ko siyang bumubulong, parang galit. Good sign yan, Delphine. Mabuti naman at umuubra ang plano ko. Magbe-birthday nga pala si tiya. May plano ka ba nung? Siyempre naman. Ang totoo niyan, magpapatulong ako sa iyo eh. Nakaka-excite naman yan. Ano ba may tutulong ko nung? Gusto ko sanang i-date ang tiya mo. Sa dagat sana. Dinner date with candles. Lalaki man ay hindi napigilan ni Delphine ipakita ang kilig na nararamdaman. Kakaiba ka talaga nung. Sige, akong bahala. Naging saksi si Delphine kung paano tumatawa ng malakas ang tiyahin niya sa tuwing kasama nito ang ninong Miguel niya. Natural kasing kengkoy at palabiro si Miguel. Kuhang-kuha nito ang kiliti ni Dolores. Hanggang sa wala nang naririnig na ungol si Delphine. Sa wakas ay naging tahimik na ang mga gabi nila. Unti-unti na ring bumalik ang dating kinis at maayos na timbang ng kanyang tiyahin. Hindi gaya noon, nangumingiti lang ito mag-isa. Ngayon ay mas ganado itong kumilos at mas attentive na rin ang isip. Hindi na ito madalas magkulong sa kwarto nito. Wala na akong nararamdamang mabigat dito sa bayan ng tiyahin mo, Delphine. Mukhang natanggap niya na wala na talaga si Ernesto. Kaya nga po, wala na din ako nadidinig kada gabi o madaling araw. Magandang balita ho ito. Sana magtuloy-tuloy na. Ngumiti lang ang ninong niya sa kanya. Gayunpaman, ay may naramdaman siyang lungkot mula rito. Ah, Delphine anak, hindi raw ba pupunta si Ninong Miguel mo rito ngayon? Wala po siya nabanggit eh. Bakit po? Wala naman. Nagtatanong lang ako, baka kasi pumunta siya. Napansin ni Delphine ang lungkot sa mga mata ng tiya niya. Kaya naisip niya, ilang araw na din palang hindi napapasyal doon ang ninong niya. Kinabahan siya. Hindi kaya iiwan na nito ang tiya niya dahil napaalis na naman ang entity? Hindi kaya posibleng bumalik ulit yon kapag nahulog na naman sa labis na lungkot ang tiya niya? Isang linggo pang lumipas at hindi pa rin pumapasyal ang ninong niya. Nagpa siya na siyang tawagan nito at tanungin. Tatawag pa lang sana siya nang makita niya ang tiya niya na nakabihis. Oh, tiya, may lakad po kayo? Maaari mo ba akong samahan, Delphine? Oo naman po. Saan ba? Dun sa ninong Miguel mo. Nagulat siya pero hindi na niya yung pinahalata. Agad siyang kumilos sa tagbihes. Ilang saglit pa, ay sakay na sila ng jeep papunta sa bahay ni Miguel. Nang makarating doon, ay hinayaan niya na muna ang mga itong makapag-usap. Habang siya ay dumiretso naman sa bahay nila. Hindi naman kasi yun nalalayo mula sa bahay ng ninong niya. Oh, buti naman naisipan mo kaming bisitahin. Eh, balita ko maayos na ang tiya mo ah.
Eh nasan nga pala yung pang-budget ko ng isang linggo? Kanina pa ako naghihintay eh. Wala ho kong dala. Ano? Bakit? Ano palang ginagawa mo rito? Nagpasama kasi si Tia doon kina Ninong Miguel. Mamaya, narito na po yun. Kitang-kita niya kung paano mamutla ang mukha ng tatay niya. Maging ang madrasta niyang nakataas pa ang paa sa sofa nila, ay bigla na lang napatayo. Anak ng Imelda, madali ka! Magwalis at alisin ang mga kalat! Bilis! Napailing na lang si Delphine. Dumiretso siya sa kwarto ng mga kapatid. Inabutan niya ang mga ito na nagsa-cellphone. Kinalampag niya ang damitan ng mga ito. Papunta na si Tia Dolores dito. Hindi ba kayo maglilinis ng kwarto niyo? Tila trumpong bigla na lang kumilos ang dalawa niyang kapatid. Gaya ng tatay at madrasa niyang nasa labas, naging abala ang mga ito sa paglilinis ng bahay na si Tia Dolores niya din mismo ang nagbabayad ng renta para sa kanila. Pero hindi pa man sila nangangalahati sa paglilinis ng mga kalat, ay dumating na si Dolores. Hindi makatingin ang kanyang ama at madrasta rito. Maigi at may natitira pang hiya sa mga ito. Mamaya na kayong maglinis. Magsipagbihis kayo at may family bonding tayo. Kasama ang mga anak ng Tio Miguel ninyo. Nanlaki ang mata ni Fidel. Maging si Delphine ay hindi makapaniwala. Isang taon mahigit na naman simula nang mawala ang Tio Ernesto niya. Mabilis mang masasabi, ay ipinagpasalamat na rin ni Delphine na nakahanap ito ng makakasama sa buhay. Sa gayong paraan, ay maiiwasan nitong muling mag-isa at malugmok. Makalipas lang ang dalawang taon, ikinasal na din sina Dolores at Miguel. Tanggap ng parehong pamilya ang naging relasyon nila. Umamin din naman si Miguel kay Delphine na tuluyan itong nahulog sa tiyahin niya. Kaya pala hindi ito nagparamdam ng isang linggo dahil binigyan ito ng ultimatum ang kanyang tiyahin. Napagtanto naman ni Dolores na hinahanap-hanap na rin niya ang presensya ni Miguel. Kalauna natutunan din palang mahalin nito ang personalidad ng kanyang ninong. Ang bukal nitong pagtulong upang matanggap ng kanyang tiyahin ang sakit ng nakaraan at tuluyang iwan ang mapanlinlang na kasiyahan. Ano? Inuwi na kagad ang pudra mo yung bet ka? Ano ba naman yan, bakla? Hindi ka pa nakamove on sa paghihiwala nila ni Mudrakels? May bago ka na naman pakikisamahan? Anong pakikisamahan? Silang dalawa lang magpakisaman sa isa't isa, no? Naku! Kahit ayaw mo, wala ka pa rin magagawa. Doon ka pa rin nakatira eh. So what? Madali naman silang baliwalain eh. Eh bakit naman kasi hindi ka pa kay Mudra sumama nung gumora sila? Nagpaiwan ka pa dyan sa tatay mong hindi nakapagtsaga kay Mariam Palad? Miko, alam mo sagot dyan. Saka pwede ba? Tigil-tigilan mo yung kasusulyap sa mga lalaki sa kabilang table. Kada sip-sip mo sa straw mo, tinititigan mo sila. Mamaya mapaaway pa ako dahil dyan sa kamanyakan mo eh. Eh kasi naman, mukha pa silang masarap kaysa dito sa pulutang in-order mo, no? Look at the shoulders, ang broad! Parang ang sarap magpa-headlock! Napangisi si Ariel. Kung hindi lang siya mas komportabling mag-rant kay Miko, hindi talaga niya isasama to sa gimikan. Paano'y malandi pa sa babae? Gusto mong headlock? Lika, ako gagawa sa'yo. Sisiguruhin kong hindi ka na makakahinga. Yikes, bakla! Kadiri ka naman. Hindi kita type, no? Ew! Akala mo talaga may papatulog pa sa kanya. Mukha ka lang babae. Pero yung boses mo, malalim pa sa impyerno. Ubusin mo na nga yung drinks mo. Inaantok na ako eh. Ay, mahina! Isang round pa ako na magbabayad, please! Sige na. Sige na makauwi na. Buti na lang walang trabaho bukas. Ako nga maaga pa eh. Baka after natin dito, dumiretso na ako sa office. Ojiwa, overnight, overday. Napailing na lang si Ariel. Nang mapatingin siya ulit sa kabilang mesa, ay napansin niya nakikipaghindatan na rin yung isang lalaki sa kabilang table. Lihim siyang natawa.
may nabighani na naman kasi ang mapanlinlang na kagandahan ng best friend niya. Nako, Miko, ikaw ha. Mamaya magugulat ako, may black eye ka na naman. Mabuti pang ipagtapat mo muna kung ano ka talaga. Oo na. Bakit ba Miko ka ng Miko dyan? Seriously? Ang haba ng hair ko, oh. Mahaba din ang dress ko. Mika dapat, di ba? Eh bakit ba? Ayoko nga. Sorry ka. Kilala kong buong pagkatao mo, no? Buisit! Umuwi ka na kaya? Ako nang bahala rito, oh. Pero tiningnan lang ni Ariel ang kaibigan at natawa. Uuwi na ako kapag uuwi ka na. Mahirap na. Masisisi pa ako ni na tita kapag pinabayaan kita rito. Wow ha? Anong ganap? Protective best friend? Ako kasi nag-iya sa'yo eh. Kung iba lang kasama mo na nagpaalam kay na tita, aba, wala akong pakialam sa'yo. Pero maarte lang na umirap si Miko sa kanya. Pagkatapos ay nagpakyut na naman ito sa kabilang table. Hindi na lang niya pinansin ito. Kapag usapang lalaki kasi, ay nawawala talaga sa katinuan ng kaibigan niya. Tumutungga si Ariel ng beer nang mag-vibrate ang cellphone sa bulsa niya. Inilabas niya yon. Pangalan ng Papa Bagwis niya ang nakarehistro sa screen. Hello? Nasa kabang bata ka? Anong oras na, oh? Teka, ba't ang ingay? May nagkakaroke ba dyan? Nasa ka ba, ha? Hindi ho ba kayo sinabi ng bago niyong asawa kung saan ako pupunta at sinong kasama ko? Eh, tulog ng tita ligaya mo eh. Paano ko pa matatanong? Huwi din ho ako. Teka nga, lasing ka ba, ha? Ano bang pakinyo? Nasa tamang edad na po ako. Alam ko nang ginagawa ko. Kahit na, dito ka pa rin sa bahay ko nakatira. Hanggang nasa ilalim ka ng bubong ng pamamahay ko, obligasyon mong sumunod sa akin. Marahas na lang na napabuga si Ariel. Masama lang talaga ang loob niya sa ama. Ang totoo ay close na close siya rito. Para na nga lang silang tropa. Kaya nga ito ang pinili niyang samahan na maghiwalay ito at ang mama niya. Yun nga lang, hindi niya inasahan na mag-aasawa na lang ito bigla. Nang hindi man lang siya tinatanong o kahit sinabihan. Basta't pag-uwi niya isang araw galing sa eskwelahan, ay naroon ang babae sa bahay nila at nagpakilalang tita raw niya. Oo na, uuwi na ako. Mabuti. Bilisan mo lang, ihintayin kita. Pinapauwi ka na ba, baby boy? Inis niyang sinamaan ang tingin ng kaibigan. Nilagok na rin niya ang natitirang beer sa bote niya at dumukot na ng pambayad. Uwi na tayo. Matigas na usal niya sa kaibigan. Sinimangutan naman siya nito at inirapan. Inis naman, oh. Sayang outfit at makeup ko. Tatlong oras ko lang naibalanda sa madla. Sa susunod nga, maghanap ka ng ibang mga kasama mo, ha? O pa, eh ginawa mo lang akong punching bag ng mga sama na loob mo, eh. Pagkatapos, kung kailan nag-enjoy na ako, saka mo naman ako yayayain umuwi. Ay, nako! Napailing na lang si Ariel habang palabas ng karaoke bar. Kinarir na talaga ng kaibigan niya ang pagiging babaeng taklesa. Wala akong choice. Kung ginahin mo lang sana ang forma ko, baka pwede pa kitang iwanan. Eh, tingnan mo nga yung sarili mo. Kahit pulubi sa kanto pag nanasaan ka. Grabe ka! Anong palagay mo sa akin? Street food na kahit na sino pwedeng kumain? No. Premium yata to, no? Nang maihatid ang kaibigan, ay dumiretso na rin si Ariel sa bahay nila. Hindi naman kasi magkalayo ang bahay nila. Ang totoo ay magkapit-bahay lang talaga sila nito. Pagpasok ay inaasahan niya nang makikita ang ama sa sala at naghihintay sa kanya. Pero wala naman. Hindi totoo ang sinabi nitong hihintayin siya. Sa halip ay salitang halinghinga na naririnig niya mula sa kwarto nito at ng bago nitong babae. Lihim na nangalit ang mga panga niya. Noon nung si mama niya pa ang naroon, ay hindi niya narinig minsan ng ganon. May delikadesa kasi ang mama niya. At alam nitong limitasyon at boundaries, kahit pa sa kanila na anak ng mga ito. Dumiretso na siya sa kwarto niya. Inilak ang pinto noon at nahiga na.
Nang tumigil ang ingay mula sa kabilang kwarto, ay narinig niya naman ang pagkatok sa pintuan niya. Ariel! Nariyan ka na ba? Buksan mo nga itong pintuan at mag-usap tayo. Ariel! Pero hindi siya sumagot. Tinakpan pa niya ng una ng tenga at pumikit na. Hindi niya kayang harapin ang ama matapos niyang marinig ang kalaswaan nito. Kinabukasan. Pa, ano to? Bakit kulang tong allowance ko? Kaya nga gusto sana kitang kausapin kagabi, di ba? Na-short kasi ako eh. Pasensya na. Babawi na lang ako next week. Pero pa, alam niyo namang dito ko na rin kinukuha yung mga pang-project ko. Paano ko ito pagkakasin? Eh, may bibiling pa ako ngayon. Gawan mo na lang muna ng paraan. Humingi ka kay mama mo. Dalawa na nga pinapara ni mama eh. Maawa naman kayo. Hindi naman kayo nagsususteto sa dalawa kong kapatid na nag-aaral doon, di ba? Ang mama mo nagsabi na kahit wag na ako magsustento, eh mayabang siya eh. Kaya yan, tignan natin kung hanggang saan siya tatagal. Nagulat si Ariel. Niminsan ay hindi nagsalita ng masama ang papa niya sa kanyang ina. Pero nang sandaling yun, ay para itong galit na galit. Eh tignan niyo nga ngayon. Sa akin palang kinukulang na kayo. Magpapadala pa kayo sa kanila. Ariel, tumigil ka na ha. Kapag hindi ako nakapagtimpi sa'yo, babawiin ko pa yung pera mo ngayon. Lihim na naikuyom ni Ariel ang kamay. Nang lumabas mula sa kusina ang madrasta niya, ay napansin niyang parang bagong riband ang buhok nito. Medyo mahaba din ang pilik mata. At maganda ang cutics na nakalagay sa naghahaba ang mga kuko nito. Oh, gising ka na pala, Ariel. Halika, saluhan mo muna kami ng papa mo sa almusal. Kung hindi lang nakakabastos na sagutin ng pabalang ang babae, ay baka matagal na niyang ginawa. Nagihimutok ang dibdib niya sa inis na nararamdaman. Malamang na binigay ng papa niya sa babae nito ang pera na dapat sanay para sa kanya. Hindi mo ba narinig ang tita ligaya mo? Maupo ka na at kumain. Hindi na ho. Busog na ako. Baka mamaya kulangin pa sa kabit niyo yung niluluto niya. Gahangon pa naman. Ano? Anong ibinubulong-bulong mong bata ka, ha? Ano ka ba, be? Hayaan mo ng anak mo. Baka naman busog talaga. Anong hayaan? Eh, bastos eh. Lalaki man ay napairap si Ariel sa kaplastika ng boses ni Ligaya. Alam na alam niyang peke ang pagpapakabait nito. May matinubang babaeng makikiagaw pa sa allowance na nag-aaral. Imbis na mag-almusal, ay padabog na umalis si Ariel. Alas 9 pa magbubukas ang mall, pero alas 7 pa lang ay naroon na siya at nagmumukmok. Maghapon na naman siya maglalagalag para lang hindi makauwi na maaga sa kanila. Ikaw na naman? Ang aga mo naman mambulabog? Saka bakit ba pumapasok na lang basta-basta sa kwarto ko, ha? May plano kang masaba sa akin, no? Yak! Mahiya ka nga sa itlog mo, Miko. Bumangon ka na. Alas 10 na. Dala ko na yung mga gagamitin para sa presentation natin bukas. Bayaran mo na ako ng kalahati sa nagastos ko. Oo nga pala. Ah, sige na. Susunod na ako sa labas. Mag-i-skincare lang muna ako, ha? Sus, skincare? Ni Mumu nga, di ka marunong dati. Bilisan mo, ha? Oo na, labas na doon. Baka makita mo pang makinis kong balat. Kulang na lang isakali niya ang kaibigan sa kaartehan. Simula kasi nang umamin to sa pamilya nito at makakuha ng suporta, naging extra sensitive na to. Samantalang dati naman, ay wala itong taglay na kahit anong selan sa katawan. Hapon nang i-chat niya ang ama na gagabihin siya dahil sa project na kailangan nilang tapusin. Sinabi niya rin kung nasan siya para hindi na to mangulit pa. Pero wala siyang natanggap na reply mula rito. Hoy, bakla. Alas 10 na. Di ka pa ba uuwi? Maya-maya. Pag sigurado akong tulog na sila. Ha? Eh anong oras pa yon? Saka, bakit kailangang tulog na sila? Ikinuwento niya rito ang narinig niya nung nakaraang gabi.
Oh, bakit? Ano naman masama ron? Eh, normal namang ginagawa yun. Normal nga. Pero hindi na dapat pinaparinig yung ganun. Saka, hindi nakaka-proud yun. Hindi naman sila mag-asawa talaga eh. Ay nako, ang conservative naman ang best friend ko. Halika nga dito, kiss kita. Ay, hindi ko pala carry. Mas lalong hindi ko carry, no? Alas 11 na nung umuwi siya. Nagtaka siya dahil sobrang dilim ng buong bahay. Inakala na naman niya na may ginagawang kababalaghan ng papa niya at babae nito. Pero ibang tunog ang naririnig niya. Para yung himig na hindi niya alam kung kanta ba o ano. Dala ng kuryosidad ay hindi na niya binuksan ang ilaw. Marahan siya naglakad papunta sa kwarto ng mga to. Napangisi siya nang makitang hindi yun nakalak. Tignan mo nga naman ang kakapalan ng mukha na walang bite sa sarili, mga bastos. Nang masilip niya ang kakaibang liwanag mula sa kwarto, ay maingat niyang niluwagan ng bahagya ang pintuan. Nangunot ang noo niya sa nakita. Kasabay noon ay napuno din ng pagtataka ang kanyang isip. May mga nakasinding itim na kandila sa lapag. Bukod pa roon, ay may nakapalibot ding 5 hanggang 6 na ulo ng baboy doon. Habang sa gitna ng mga yon, ay nagtatalik ang papa niya at babae nito. Agad nanginig ang mga tuhod niya. Aalis na sana siya nang maalala niyang cellphone sa bulsa. Kinuha niya yon at sinimulang videohan ang nakikita niya. Alam niyang panghihimasok yun sa pribadong buhay ng kanyang ama. Pero hindi normal ang nakikita niya. Alam niya rin na madali para sa mga ito na itanggi ang tungkol doon. At palabasin siyang sinungaling. Kailangan niya ng ebidensya. Bakla! Bakit ang dilim naman? Parang tumaas lahat ng buhok ni Ariel sa ulo. Nang malingunan ng kaibigan na hindi man lang naturoang kumatok. Kabado siyang lumayo mula sa pintuan at agad na nilapitan ng kaibigan. Sinenyasan pa niya ito na huwag maingay. Naiwan mo tong wallet sa kwarto ko. Sorry ko sana. Pero agad niyang tinakpan ang bunganga nito. Sakto namang lumabas mula sa kwarto ang kanyang ama. Maayos ang suot nito. Walang bakas na kagagaling lang nito sa paggawa ng kahalayan. Kanina ba kayo? Bakit hindi niyo buksan ang ilaw? Ah, karating lang namin pa. Uy, bakit kasamang po itong si Miko? Di ba kayo natatapos sa project niyo? Sandaling hindi makaisip ng sasabihin si Ariel. Samot-sari na kasi ang tumatakbo sa isip niya ng sandaling yun. Tiningnan niya ang kaibigan. Nagpasak lolo. Ah, ang totoo po niyan, Tito Bagwis, may kailangan na akong kunin. Ah, tama. Maaga kasi ako sa room bukas para i-prepare tong presentation namin eh. First subject kasi namin yon. Ah, ganun ba? Ah, siya, sige. Umuwi ka na rin pagkatapos ha. Gabi na. Opo, hindi naman po ako magtatagal. Nang pumasok na ulit si Bagwis sa kwarto nito, ay saka pa lang parang nanghina ang mga tuhod ni Ariel. Ang buong akala niya ay nakita siya nito kanina. Hahakbang na sana siya nang mawalan nga ng lakas ang tuhod niya. Mabuti na lang at maaga pang kaibigan niya. Nasalo siya agad nito. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Pero alam mo, never mind. Bukas tayo mag-usap. Oo, pakilak mo lang yung pinto mula dito sa loob, ha? Mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Hinatid lang siya ni Miko sa kwarto niya at umalis na rin ito. Kitang-kita niyang tinitimping kuryosidad sa mga mata nito. Narinig pa niya ang malakas na pagpapaalam nito sa kanyang ama bago tuluyang sumara ang pintuan. Kinabukasan, oh shucks, totoo ba bakla? Nakakadiri, putres ka. Ba't naman oras ang tanggalin mo kinuwento yan sa akin? Ano yan? Parang kulto? Malakas ang kutubo na, ganun na nga. Hindi ba may napainggan o nabasa na tayong ganyan dati?
Di ko lang maalala kung saan eh. Pero bakla, sino naman maniniwala sa'yo? Eh kagabi nga lang, hindi ko naman nahalata na may ginagawa pala silang ritual. Alam kong mahirap papaniwalaan ng ibang tao. Baka nga kahit ikaw, hindi ka naniniwala sa akin ngayon. Half-half eh. 50-50. Kasi nyos mo naman ang motto ko, di ba? To see is to believe, di ba? Pero dahil kaibigan kita, half naniniwala ako, half hindi. Pwede ba naman yun? Eh di alin pala sa mga sinabi ko ang pinaniniwalaan mo, ha? Naniniwala ko na may kulto. Pero yung nakita mo kamo kagabi, hindi. Inis na napailing si Ariel. Kinuha niya ang cellphone at tinapat sa mukha nitong kuha niyang video kagabi. Narinig pa nga nito ang sarili nitong boses pagpasok ng bahay nila bago yun natapos. Bigla na lang napahawak sa bibig niya si Miko. Ilang sandali pa ay nagmamadali itong tumayo at lumabas ng kantin. Napangisi siya habang binabalik ang cellphone sa bulsa niya. Ipinagpatuloy na rin niya ang pagkain habang hinihintay ang pagbalik ng kaibigan. Oh, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? At nagawa mo pa talagang kumain matapos mong ipanood sa akin ang video na yon? Kanya ka na ba talaga kamanhit? Nagugutom ako eh. Alam mo bang simula nung stepmother ko nang nagluluto sa bahay, hindi na ako kumakain doon. Bakit naman? Hindi ba masarap ang luto niya? Tinitigan ni Ariel ang kaibigan. Alam niyang nanunubok na naman ito. Maya-maya pa ay tumawa na naman ito. Pero nandun pa rin ang pandidiri sa mukha. Ito naman? Masyadong seryoso sa buhay? Eh anong plano mo dyan? Sasabihin mo ba sa mama mo? Siguro dapat umalis ka na lang muna dyan. Eh baka mamaya mapahama ka pa. Hindi ko iiwan si Papa sa babaeng yun. Kilala kong tatay ko, Miko. Hindi siya ganun. Sigurado ko na may ginawa ang babaeng yun para mapasunod niya si Papa. Ikaw ang bahala. Basta if need mo nang makakausap, dito lang ako, ha? Thankful na tumango at ngumiti si Ariel sa kaibigan. Kahit papano'y malaking bagay na naroon ito. Nababawasan ang bigat ng problema niya kapag nakakapag-open up siya rito. Nang sumunod na linggo, ay antay ng antay si Ariel na ibigay ng ama ang allowance niya. Pero linggo na ng gabi, ay wala pa rin itong inaabot sa kanya. Naghintay pa rin siya hanggang kinabukasan. Baka kapag nakita siyang naka-uniform, ay maalala nitong kailangan niya ng pera. Pero wala. Pa, asan na yung allowance ko? Kahapon pa ako naghihintay. May nakita ka bang inabot ko sa'yo? Wala nga eh. Eh di wala. Nangunot ang noo ni Ariel sa narinig. Kahit yata anong pilit niyang intindi rito, ay hindi sasapat. Anong sinasabi mo pa? Alam mong kailangan ko ng allowance. Eh sana po tayo yung mga sinasahod mo? Wala na. Napunta sa mas mahalagang bagay. Ano? May mas mahalaga pa ba sa inyo ngayon kung hindi makatapos ako? Pa, nangako ka sa akin. Nanlalaki ang mga mata ng papa niya nang lumapit sa kanya. Halos madikit na sa mukha niya ang mukha nito. Sa sambahan na punta ang pera ko, Ariel. Sa Panginoong Asmodeus at Moloch. Mabuti pa sumama ka lang dun sa amin. Makakapaglingkod ka na sa kanya, masisiyahan ka pa. Tama ang papa mo, Ariel. Masaya ron. Kahit sumilip ka lang, para makita mo rin kung saan napupunta ang pera ng papa mo. Hindi. Hindi ako sasama sa inyo. Saka siya nagtatakbo palabas. Panay ang tuno ng luha sa mga mata niya. Hindi na niya kilala ang papa niya. Kanina nang matitigan niya to, ay sakalang niya napansin na humuhumpak ng pisngi nito. Parang wala na rin itong maayos na tulog. Gamit ang natitirang pera, ay nagpa-load siya at tinawagan ng kanyang ina. Sinabi niya rito ang lahat. Ipinasa rin niya sa messenger ang video na nakuhaan niya.
Pinayapa naman siya nito at sinabihang kakausapin ng malumanay ang papa niya. Salamat dito, Mix, ha. Hayaan mo. Mababayaran din kita. Sus! Para ka namang others. Hayaan mo na yan. Dati naman, madalas ako ang nililibre mo, eh. Pero alam mo, kung sinunod mo na ako noong nakaraan pa, baka hindi ka na natruma ng ganyan sa papa mo. Hindi ko pa rin siya kayang iwanan, eh. Mahal ko si papa at ipaglalaban ko siya. Kinausap naman siya ni mama kanina, eh. Tiwala ka naman. Naku, Ariel, ha? Iba ang pakiramdam ko dyan. Ngumiti siya at pinayapa ito. Naglalakad na sila nun papasok sa classroom nila. Nung hapon ay naunang umuwi sa kanya si Miko. May lakad pa raw ito at ang pamilya niya. Susunduin daw kasi nila sa airport ang mama niya. Kaya naman excited talaga ito. Pero hindi inasahan ni Ariel na ang pag-uwi pala niya ng hapon na yun ang pinakamaling desisyon na nagawa niya. Na ang pagmamahal niya at pagmamalasakit para sa kalagayan ng ama ang siya pang magpapahamak sa kanya. Nakauwi na pala ang paborito kong anak. Hindi mo naman sinabi sa akin na alam mo na pala ang ritual at ni-record mo pa. Alam mo ba na sagrado lang yon para sa mga kasapi ng samahan? Hmm? Pa, ano pong ibig mong sabihin? Nagtatanga-tanga ang kape. Bakit mo ipinasa sa mama mo ang video ng pag-ritual namin ni Ligaya? Ha? Eh kasi hindi yun tama pa. Dinadala ka sa kasamaan ng kabit mong yan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ariel. Nasapo niya yun. At galit na nakipagtitigan sa sarili niyang ama. Wala kang modo, walang hiya ka! Sino ka para tawagin mong kabit ang tita Ligaya mo, ha? Wala akong magiging stepmom na may sa demonyo. Lapas tangan! Sa pagkakataong yun, ay suntok naman sa bungangang inabot ni Ariel. Agad yung pumutok. Sandaling naman hidang ulo niya. Sa kanya lang nalasahan ang dugo sa kanyang bibig. Ano ba nangyayari sa iyo, pa? Hindi ikaw yan, eh. Bumalik ka na, please. Ako to ang anak mo, si Ariel. Tama ka, Ariel. Anak lang kita. Galing ka lang sa betlog ko. Papa, bakit ka ba nagkaganyan? Ganito nangyayari kapag sinasaksak mo sa likod ang sarili mong ama. Ah, hindi kita tinilidor. Gusto kitang tulungan. Pero bigla na lang siyang sinakal nito. Nanlilisik ang mga mata nito habang titig na titig sa kanya. Hindi ko kailangan ng tulong mo. May Panginoon akong poprotekta sa akin. At ikaw, ikaw ang magiging daan para mas mapalapit pa ako sa kanila. Ah, nahihirapan akong huminga. Mula sa likuran nito ay lumitaw si Ligaya. Nakangisi nang lumapit sa kanya at singhuti ng bandang leeg niya. Uy! Ama ka nga, wala pang karanasan tong anak mo, be. Ang husay mo talagang magpalaki. Ano? Pwede ba siya, ha? Pwedeng pwede. Siguradong matutuwa sa'yo si Panginoong Amadeus at Moloch. Kalulugdad ka nila, be. Mabuti kung ganon. At ikaw, mahal kong anak. Mas kalulugdan ka ng Panginoon dahil sa linis at dalisay mo. Handa ka na bang makilala sila? Lalo pang humigpit ang pagkakasakal nito sa kanya. Tinatapik na niya ang kamay ng ama. Pero matigas ito. Halos tumulo pa ang laway sa bibig nito habang nilalaro ang dila sa labas ng bibig. Tila nauulol at hayok na hayok. Matulog ka. Sige lang. At ihanda ang sarili mo sa pagpapaubaya sa ating mga Panginoon. Malapit na. Malapit ang may sakatuparan ng lahat. Bago pa magdilim ang paningin niya,
ay naramdaman pa niyang mainit na likidong kumawala sa magkabila niyang mata. Sa isip niya'y tinatawag pa rin niya ang ama. Umaasa na babalik pa ito sa katinuan at marirealize na mali ang ginagawa nito sa kanya. Sinong gagawa? Ako na ba? Oo naman, anak mo yan eh. Mas maganda na bukal sa loob mo siyang iaalay sa ating mga Panginoon. Nagkamalay si Ariel nang makaramdam siya ng panlalamig. Sinubukan niyang kumilos para maghanap ng maitatabing sa katawan. Pero hindi niya maikilos ang mga kamay at paa. Saka siya nagdilat ng mga mata. Nabungaran niyang mamula-mulang paligid. Napagtanto niya na nanggagaling ang liwanag sa mga kandilang nakapalibot sa buong lugar. Nang subukan niyang ibuka ang bibig, ay sakalang niya naramdaman ang pananakit noon. Nang mapalunok siya, ay nalasahan niya pa ang dugo. Papa, bakit? Bakit ako nakatali? Tumawag pa siya pero walang lumalapit sa kanya. Mula sa dikalayuan ay natatanaw niya ang mga taong tila nakaluhod. Nababalutan ng hudang buong katawan ng mga ito hanggang ulo. Nagpumiglas siya. Sinusubukang makawala. Pero napakahigpit ng pagkakatali sa kanyang mga paa at kamay. Sa kanya na-realize, napapagitaan siya ng mga taong nakahud. Nakahiga siya sa isang tila pool na sementado. Habang nakatali pataas ang dalawang kamay niya, ang mga paa naman niya ay magkahiwalay at nakatali rin. Hindi! Alisin niyo ako rito! Papa! Papa, tulungan mo ako! Hindi na niya nakayanan ang nararanasan. Lalo na nang makita niya nag-iisang matalas na patalim sa gilid ng higaan niya. Nasa bandang ulunan yun. Nagsimulang mangibabaw ang takot sa dibdib niya. Ramdam niyang gagawin siyang alay ng mga yon at papatayin. Natuluyan na nga yatang mabaliw ang papa niya dahil sa naging babae nito. Mga baliw! Baliw kayo lahat! Demonyo ang talagang sinasamba niyo! Mga alagad kayo ng dilim, pakawalan niyo ako rito! Subalit wala pa rin naging pagkilos. Sa halip ay nagsimula pang humimig ang mga ito. At kumilos na parang iisa lang sila. Palapit sa kinaroroonan niya. Dahan-dahan ang mga hakbang nila. Habang nanlilisik ang mga matang nakafocus lamang sa kanya. Hindi kayo magtatagumpay. Kailanman, hindi nagwawagi ang mga demonyo sa totoong Diyos. Masusunog kayong lahat sa impyerno! Pero parang mga bingi ang mga ito. Patuloy lang sila sa ginagawa. Hanggang sa makita niya ang ama. Nasa ulunan niya ito. At titig na titig lang sa kanya. Pa! Papa! Tulungan mo ako! Pero nakita niyang kinuha nito ang patalim at nakangiting tinitigan yon. Kumislap ang talim nun sa kakaperanggot na liwanag. Doon tuluyang napagtanto ni Ariel na katapusan na niya talaga. Tahimik na lang na bumuhos ang luha sa mga mata niya. Sinubukan niyang hanapin ang mga mata ng ama kahit sa huling pagkakataon ay malaman niya kung naroroon pa rin ba ito. Pero hindi ito tumitingin sa kanya. Ipinikit na lang ni Ariel ang mga mata. Maluwag sa dibdib na tinanggap ang magiging kapalaran niya. Takot na takot siya. Ang totoo, awang-awa siya sa sarili. Hindi naman niya akalain na sa ganito aabot ang pagnanais niyang maipaglaban ng ama. Pa, pwede bang patayin mo kaagad ako? Please, huwag mo nang dahan-dahanin. Huwag kang mag-alala, anak. Mabilis lang ito. Ngumiti pa ito ng malaki. Habang itinataas nito ang patalim, ay palakas din ng palakas ang ingay na ginagawa ng iba. Kung kailan nakahanda na si Ariel mamatay, saka naman may malakas na lagabog siyang narinig. Nagmulat siya ng mga mata.
Nakita niya nagkakagulo na lang bigla ang mga taong nakapaligid sa kanya. Aligaga ang mga ito at nagkanya-kanya ng takbo. Iho, ayos ka lang ba ha? Teka muna sandali. Hoy! Sige! Tumakbo kayo at ipuputo ko ang baril na ito! Daba! Bakit na nga yung kutsilyo? Tumaba kayo! Daba! Napasulyap siya sa nagsalita. Hinabol pa niya ng tingin ng tumakbo ito sa gilid niya. Hinahabol pala nito ang kanyang ama. Matangkad ang lalaki at may hawak na baril. Matapos nito pusasan ang ama niya at siligaya, ay agad itong bumalik sa kanya. Hinubad nito ang suot na jacket at ibinalot yun sa hubad niyang katawan. Huwag ka mag-alala, ligtas ka na. Habang kinakalagan siya nito, ay hindi pa rin makapaniwala si Ariel. Hindi niya alam kung imahinasyon niya lang ba na may nagliligtas sa kanya o kung ginagawa lang ba yun ng isip niya para mas maging madali sa kanya ang mamatay sa kamay mismo ng kanyang ama. Oh my friendship! Diyos ko, mabuti lang buhay ka! Miko, totoo bang ligtas na ako? Oo, ligtas ka na! Papunta na rin dito si mama mo. Okay ka lang ba, ha? Teka, magamaga ang bibig mo. Ambulansya! Narito ang biktima sa loob! Magpadala ka agad ng medic, bilis! Rinig pa nilang sabi nito sa dalang radyo. Agad naman siyang na-rescue. Nakita pa niya kung paano paluhurin ng mga pulis ang ibang miyembro ng kulto at posasan. Diyos ko, Ariel! Ang akala ko hindi na kita mahahanap. Mabuti lang at nahanap ng mga pulis ang location gamit ang phone mo. Paano mo nalaman? Sabi ko sa'yo kanina, ibang pakiramdam ko, hindi ba? Napaiyak na naman siya sa labis na pasasalamat sa kaibigan. Hindi siya nito nakalimutan, kahit pakadarating pa lang ng mama nito. Sa ospital na siya inabot ng mama niya, iyak ito ng iyak nang lumapit sa kanya't yumakap. Maging si Miko ay hindi agad umalis sa tabi niya. Pahinga ka muna. Uuwi lang ako pero babalik ka agad ako, ha? Huwag ka na mag-alala. Nahuli na si papa mo. Nakakulong na sa police station. Pero ang demonyitang siligaya, nang agaw doon ang baril sa police station at nagbaril ang gaga, isinisigaw pa daw yata yung pangalan ng Panginoon nila eh. Nagulat siya pero tumango na lang siya bilang tugon at pilit na ngumiti sa kaibigan. Yung pagpapahinga na sinasabi nito, duda siya kung magagawa niya yon. Sa tuwing pumipikit kasi siya, ay mukha ng papa niyang nakangisi habang hawak nito ang patalimang nakikita niya. Hindi siya iniwan ng mama niya. Umaalis lang ito kapag naroon si Miko para do pumunta sa istasyon ng pulis at opisyal na magsampa ng kaso. Sabi ni mama mo, lagi ka daw binabangungot ha. Napayuko siya. Aaminin niyang walang oras na hindi siya hinahanting ng masamang karanasan na yun. May kilala akong psychologist. I-refer kita ron para mas maintindihan mo kung paano lalabanan ang trauma. Maraming salamat, Mix. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Eh, hindi ko akalain na maliligtas mo pa ako. Kung alam mo lang, huwag mo lang subukan mag-drama. Saka hindi ako nagligtas sa'yo, no? Ha? Sabi mo, ibig kong sabihin, ginamit lang ako ng Diyos para iligtas ka. Ganito kasi yan. Diba dumating nga si Mudra? Sa mga pasulubong niya kasi, may nakahiwala na talaga para sa'yo. Ay ayun, dinan ako sa inyo. Pero nakita kong walang katao-tao. Ang dilim. Tapos pagpasok ko, nakita ko nakakalat yung bag mo. Tinawagin ko muna si mama mo para alamin kung nandun ka. Pero wala ka raw. Nung subukan na kitang tawagan, nag-ring at sinagot. Pero pinatay din kagad. Kaya kinabahan ako. Buti, napapayag mo mga pulis na hanapin ako kahit wala pang 24 hours. Tumiretso ko sa NBI para ipatrace yung last call. Buti na lang ka mo, agent dun yung boyfriend ng sister ko. Ayun, naipilit ko sila. Wala sa sarili niyang nayakap ang kaibigan.
wala siyang naramdamang pag-aalinlangan. Yumakap din naman ito sa kanya at tinapik pa ang likod niya. Masaya ko na iligtas kita, bakla. Kung nagkataon, baka habang buhay mo kong mumultuhin. Natawa naman siya at tumiling. Hindi, no. Handa na nga ako mamatay nung gabing yun eh. Saktong-saktong dating niyo. Isasaksak na lang sana ni Papa sa akin yung patalim. Huwag mo na ngang isipin yan. Magpalakas ka para magawa mo ng harapin ang Papa mo. Siguradong kakailanganin ka sa hearing. Kaya kailangan handa ka. Napayuko siya. Duda siya na magagawa niya itong harapin. Nang bumalik ang mama niya, ay sinabi din nito na kakailanganin siya sa hukuman. Yun ay para personal na ituro kung sino yung taong papatay dapat sa kanya. Bago ang pagsalang sa hukuman, ay araw-araw naman siyang binibisita ng psychologist na nirekomenda ni Miko. Meron silang 2 oras kada araw para tulungan siyang maihandle ng tama ang tromang nararanasan niya. May iniinom din siyang antidepressant para makatulog siya ng maayos at mairelax ang sarili. Makalipas ang 1 linggo. Anak? Anak ko? Ariel? Kumusta ka na ha? Totoo bang na-hospital ka? Hindi makapaniwala si Ariel na makita ang ama. Nataranta ito nang makita siya. Gusto sana siya nitong yakapin, pero mabilis siyang umiwas dahil sa takot. Hindi. Totoong takot ka sa akin. Anong nagawa ko? Anong ginawa ko sa iyo, anak? Nagsimula na itong umiyak. Puno ng pagtatanong ang mga mata nito. Parang gulong-gulo siya. Hindi niyo po ba natatandaan yung ginawa niyo sa akin? Umiling si Bagwis. Halos sabunutan na nito ang sarili. Hindi ko alam kung maniniwala ka pa sa akin, pero wala talaga akong maalala. Dito na nga ako nagising sa kulungan, anak eh. Hindi makapagsalita si Ariel. Lamang sa kanya ang naniniwala sa sinasabi ng ama. Noon pa man ay ramdam niyang may nag-iba talaga rito. Simula nang dumating si Ligaya sa buhay nila. Si Ligaya ho ba? Hindi niyo rin naaalala? Ligaya? Ang alam ko, bagong servidor yun doon sa karinderya na madalas kong kinakainan eh. Ang sabi nila, ibinahi ko raw at... Bigla na lang lumuhod ang kanyang ama sa harapan niya at malakas na umiyak. Dapat lang akong parusahan. Hindi ko alam kung bakit. Pero ramdam ko sa sarili ko na nagawa kita ng mali. Sorry anak. Sorry. Sana magawa mo pa akong patawarin balang araw. Pakiusap. Hindi na rin napigilan ni Ariel ang mapaiyak. Pinatayo nito ang ama. Sa kabila ng matinding takot na nararamdaman para dito, nilabanan niya yon at niyakap ang kanyang ama. Sa kanya ipinikit ang mga mata at inalala ang mga panahong masaya silang mag-ama. Noong mga panahong ito, ang ama niya ang tinuturing niyang isa sa best friend niya. Napatawad na po kita, Papa. Pero kailangan yung pagbayaran ng ginawa niyo. Sana po magpakabay kayo dito para makalabas kayo kagad. Kinuha siya ng mama niya at sa poder na ito nagpatuloy ng pag-aaral. May mga gabi pa rin na binibisita siya ng nakakatakot niyang nakaraan. Sa tuwing mangyayari yun, ay nanunumbalik ang takot sa puso niya. Pero kapag nakikita niya ang rosaryong bigay ng mama niya, hinahawakan lang niya yon at pagkatapos ay magdarasal siya at napapalitan na ng kaginhawahan ang puso niya. Sa ngayon, ay patuloy pa rin ang paghilom ng mapaita karanasan sa puso't isip ni Ariel. Kasabay noon ang paglalimpalalo ng samahan nila ni Miko. Wala pang balita kung kailan mabibigyan ng second chance ang kanyang papa. Pero kung iaadya ng Diyos, alam ni Ariel na matatanggap niya itong muli.
At sa panahong yun pa lang din niya lubusan mapapanindigan ang pagpapatawad na ipinagkaloob niya rito.